Okay! So, magandang araw po. Nandito po ulit tayo sa ating Almontero tutorial. So, maybe this request po ay galing po sa ating mga commentator or yung mga nagko-comment. Tama ba, commentator? ito po yung mga, siguro mga 8 na or 9 na yung nag-request ng ating sari-sari store inventory. Okay, so isusum ko lang siya ng konti para makita nyo. Then, medyo lalayuan ko na lang kapag nag-column tayo. So, itong sari-sari store inventory natin. So, maglagay tayo ng title. Sari-sari store inventory. Okay. So, mahalaga na magkaroon tayo ng inventory kasi dito natin nakikita yung ating mga expenses, yung ating tinutubo, at dito din natin nakikita yung mga kinakain natin pag tayo nagbabantay sa tindahan natin. So, basic lang po ito ha. So, lakihan ko ng konti. So, lagi tayong maglalagay dito ng item number. So, lagayin natin item number. Okay. So, then, lagay tayo dito ng column na item code or item name. Item name. Okay. Then, sulitan ko na lang para makita siguro kasi baka dumami yung columns natin, hindi makita sa baba. Item name po yan ha. Item name. Okay. Sige, baka mahirapan kayo. Item, name na lang. Name. Product name. Okay. Tapos, lagay natin dito ay unit. Mahalaga ang unit ha, kasi sa sari-sari store, meron tayong box, pieces, or maramihan, wholesale, or retailer. Okay. Then, lagay natin dito ilang pieces. Lagyan natin ng kung ilang pieces yung nasa loob, then yung amount. Okay. So, okay, yan na muna. Unang-una, lagay tayo ng number 1, 2, 3. Bakit 1, 2, 3? Para maganyan natin siya. Okay, o yan. Para sunod-sunod na. Okay, turuan ko kayo ha. Sa mga hindi pa nakakaalam. So, 1, 2, 3 natin siya. Then, may makikita kayong square na maliit dito. Then, drag nyo lang siya pababa. Okay, so let's say 1 to 14. Then, lagay natin halimbawa, piatos. So, piatos. Okay. So, yung unit na binili natin is box. Then, yung laman ng box ay 12 pieces. For example lang yan, ha. So, kulayan natin to para hindi tayo malito. Mga ka-tutorial. Okay. Para hindi tayo malito. Then, yan. Madalas, ganyan yung ginagawa ko. Kasi gusto ko talaga manage yung ginagawa ko. Gusto ko makita ko yung differences, yung pagkakaiba niya. Gusto ko makita yung ano niya. Then, pagkalagay natin ng pieces, ilagay natin yung amount. Kung magkano, halimbawa, magkano ba yung binili natin sa piatos? Kung ilang box ba? Sa isang box, magkano ba? Let's say, 84 pesos. Okay. Then, dito, para ma-distinguish natin yung makuha natin, yung remaining quantity dito sa ating simple inventory, kailangan maglagay tayo dito ng sales. Kung ilan yung ito yung ibabawas natin sa bawat may bibili sa atin. Okay. Then, lalagay na natin dito is yung remaining quantity natin. Remaining quantity. So, iklian ko na lang po ah. Remaining quantity. Okay. Yan, magdadagdag pa tayo dyan mamaya. So far, ayan na lang muna. Then, dito sa remaining quantity, magkakaroon tayo ng formula. So, lalagay tayo. Ilalagay ko na rin dito siguro. So, ang formula niya is, itong pieces minus the sales. Okay. So, D, kasi katapat ng 4, equal sign lagi tayo. So, lagay natin dyan. Equal sign D4 minus F4. F4. Okay. F4. So, 12. So, 12 pa rin kasi wala pa naman tayong sales. Okay. Lagyan natin dyan. Okay.
Okay, halimbawa may bumili na apat na piatos. Automatic, meron na siyang quantity, remaining quantity na matitira. So, madidistinguish natin yan. So, ganyan lang naman yung paggagawa para makita natin kung ilan ba yung nabenta natin at ilan ba yung remaining quantity na natitira sa item natin. Kasi pag nag-zero na to automatically or one, pwede na tayong mamili ulit. Pwede na nating ilista or i-print. So, para maging printable, may nagtanong din sa akin, paano po mag-print? So, para maging printable yung Excel natin, ito po yung pipindutin natin. Ito po. Sa may page layout, yan. So, makikita nyo po, ayan. Makikita nyo po yung margins, then pwede nyo siyang iisod na ganyan. Pwede nyo siyang iisod. Pwede nyo siyang iganyan. Yan. Then, tulad ng sinabi ko kanina, kailangan lagi tayong may title para maganda yung ginagawa natin. Okay, next natin muna. So, gawin natin siyang blue. Tapos, white yung sulat. Okay, next na natin. Siyempre, hindi naman tayo matatapos dyan. Hindi naman tayo matatapos dyan gawa ng... Siyempre, kailangan makita natin kung magkano ba yung kinita natin. So, maglalagay tayo dito ngayon, no? So, for example ulit tayo, ha? Ay, mamaya na yung for example. Maglalagay tayo dito ngayon ng amount. So, amount. Yung amount na to, ito yung per piece. Kung magkano natin ibebenta. Amount. Sige na nga, lagyan natin dito na isa para malagyan ko ng label para makita nyo. Okay. So, naka-printable tayo, ha? Ah, hindi nyo pala makikita. Kailangan gawin natin. Ayan. So, lalagay natin dito yung amount. Bakit may amount? Kasi, kaya may amount, yan natin makikita kung magkano ba yung kinita natin. Kasi, laging magkaduktong yan, eh. Inventory at saka yung sales. Kasi, once na may bumili, may mababawas sa inventory. So, isasama na rin natin yung sales. Okay. So, yung amount, let's say 12 pesos yung piatos natin. Okay. Then, ngayon, lalagay natin dito is the total sales. Okay. Paano ba natin makukuha yung total sales? Para makuha natin yung total sales, kailangan imumultiply natin itong amount, imumultiply natin dito kay sales. Okay. So, equal sign natin. Kung anong katapat, H4, multiply, sign ni multiplication, by F4. Okay. So, 48 pesos yung total sales. Okay. So, nakuha na natin si sales. Ibig sabihin, dapat meron ka ng, once na may sales ka na, dapat meron ka ng 48 pesos. Kung wala ka pang 48 pesos, naku, ibig sabihin, lugi ka. Okay, next natin. Lalagay natin ngayon is yung income. Income naman yung ilalagay natin. So, sa income natin, total sales naman minus the capital. Total sales minus the capital. So, yung capital natin dito is itong amount na ito. So, lagay natin dito, close and open parenthesis para hindi tayo malito. Okay. Para hindi tayo malito. Okay. Then, kukunin natin ngayon yung difference ng dalawa. So, the capital, si equal sign, si E4, ayan o, si E4, minus natin kay I4. Okay. So, 36 pesos. Okay. So, ibig sabihin, ay no, mali pala. So, dapat baliktad. Equal sign I4 minus E4. Bakit baliktad kanina? Kasi, syempre, mauuna si total sales bago ka mag-capital. So, negative pa tayo. Negative tayo kasi ang nabibili pa lang naman sa piatos mo is 4 pieces. Pero kung ang nabili na sa piatos mo, let's say lahat nabili na, zero remaining quantity, tapos lahat nabili na, ibig sabihin, meron ka ng kita na 60 pesos kay piatos. Okay, naintindihan nyo ba? Okay, so since naka-apat pa lang tayo kanina, negative 36 ka pa. At mag-negative ka pa kapag binawas mo si expenses.
So, si expenses naman, ito yung gastos natin. So, normally, one time lang ito nangyayari sa pamasahe. So, let's say, ang pamasahe natin ay 16 pesos. Okay. So, ang mangyayari niyan ngayon is, ang mangyayari niyan ngayon is monthly income na. Okay, monthly income. Okay, i-ano na lang natin ha. Month, tapos lagay natin income. Month, tapos income. Okay. So, ima-minus naman natin ngayon si income minus kay expenses. So, equal sign. Income, J4. J4, okay. Nasa J siya, katapat ni 4. Minus K4. Okay. Negative 52 na tayo. Yes, negative 52 tayo kasi yung pamasahin na yan is yung pamasahe na yan is kinuha natin kay income, which is negative 36 pa lang. Negative 36 pa lang to kasi ang sales pa lang natin ay 4. Okay. So, let's say magdadagdag tayo ng item. So, lagay natin Sinova. Okay. Sinova ay packs din nabili. May laman din siyang, let's say, 20 pieces. Then, ang capital mo is 120 pesos. Okay. Ngayon, kokopihin lang natin. Lahat ng ginamitan natin ng formula, kokopihin lang natin. Okay. So, ito, may formula to. So, C, control C, control B mo lang siya. Pag marami na kayong item na na-encode, pindutin nyo lang tong square na green na to, then drop down nyo lang. Okay, hanap tayo ng may formula. So, ito may formula. Copy-paste mo lang. Okay. Oops, ito may formula. Copy-paste mo lang. So, ito wala. Ito may formula. Copy-paste mo lang. Okay. So, ngayon, si Nova is 20 pieces yung laman, then 120 yung amount niya. Let's say, ang nabenta na kay Nova is 20 pieces din. So, automatically, zero na yung remaining kasi 20 na yung sales niya. Bibili ka na ng Nova. Then, yung amount niya, syempre, kailangan i-divide natin. So, 120 yung bili mo sa 20 pieces. So, i-divide natin. 120 divided by 20. So, lumalabas sa is-isa ang Nova. So, let's say, 12, 10 piso yung Nova ang benta mo. Okay. So, may total sales ka na 200 pesos. Okay. So, ang income mo kay Nova ay 80 pesos. At ang expenses mo kay Nova ay 0. Dahil magkasabay mo naman sa, siyang binili, si Piatos at si Nova, kaya ito pa lang ang expenses mo. So, kumita ka kay Nova ng 80 pesos. Okay, let's say pinakyaw si Piatos. O, kunyari yan, okay na yung sales, inventory mo. Pagbilan po ng Piatos. So, bumili ka ng Piatos na 8 pieces. So, ilalagay mo sa sales, 8 pieces. Plus 8 pieces. Okay, so 12 na ito. Okay, so 0 na rin siya. Ang kinita mo kay Piatos is 144, then income mo ay 60 pesos, then 16. Kinita mo kay Piatos ay 44 minus the expenses, and kinita mo kay Nova is 80 pesos. Okay. So, ibig sabihin, makikita natin dito yung remaining quantity natin. Makikita natin dito yung remaining quantity plus makikita mo pa dito yung monthly income mo. So, ginagawa natin tong monthly kasi mahirap na kapag hindi siya naka-monthly. Why? Kasi normally naman, dapat nga 2 weeks lang nag-i-inventory tayo. Kasi pag dumating yung monthly, masyado nang marami ka nang gagawin. Masyado nang marami yung pag-encode mo. Okay, let's say mag-encode na naman tayo. Okay, eto, yung mga may formula natin, pwede nating i-copy lang siya. Pindutin nyo lang to. Okay. O, yan. Lahat ng may formula, pipindutin nyo lang yung box na maliit na yan, na green. Okay. Yan. Tapos, yan. Ibig sabihin, nakakopy na natin yung mga formula. Okay. So, mag-encode tayo ngayon ng item. So, lalagay natin Boy Bawang. Okay. Si Boy Bawang is per pack. Boy Bawang. Si Boy Bawang, lakihan natin ng konti, ay per pack. Ang laman ng isang pack ay 12 pieces din. So,
Ang capital mo dito is 10 pesos. Ayun yung tigpipisong boy bawang. Then, may bumili sa'yo. Ay, ang amount ng boy bawang mo is, ang amount ng boy bawang mo is piso. 1 pesos. So, may bumili sa'yo na 8 piraso. Okay. Okay. So, meron ka pang natitira dito na 4 pesos. 4 boy bawang. So, wala ka pang kita kasi meron ka pang remaining quantity na 4. So, negative pa rin siya. Wala ka pang kita kay Boy Bawang, kaya negative pa siya. So, ngayon, expenses mo rin dito, 0 kasi kasabay mo naman siyang binili. Ngayon, pag nabenta lahat si Boy Bawang, lagay na natin, limbawa, nabenta si Boy Bawang, plus 4 is 12. Okay, so, kumita ka ng 2 pesos kay Boy Bawang. Then, kung mapapansin nyo, nag-a-add lang ako dito ng sa sarili ko. So, pwede ka namang hindi mag-add sa sarili mo nung dito sa sales. Ang pwede mo namang gawin dito is maglalagay ka dito ng mga columns. Halimbawa, lalagay mo dyan columns na sales 1, sales 2, sales 3. Then, sa dulo, may auto-sum na total sales. Pero hindi ko na nilagyan kasi yung sari-sari store naman is normally naman purpose talaga yung nabibili dyan. So, sa utak mo na lang para hindi ka masyadong maraming column. Columns. So, sa ilalim, pagka-encode mo lahat ng item mo, lalagay mo ngayon sa ilalim. Halimbawa, ito, ilalim na to ha. Halimbawa lang naman. Kunyari, ito, ilalim na to. So, ito, halimbawa. Yan. I-merge natin yan. Then, lagay natin total. Total. Okay. So, lagay natin sa tabi. Then, ngayon, i-auto-sum natin tong income natin. Okay. So, 142 yung in-income mo sa isang buwan. So, ganyan lang. Tapos, yung expenses mo, pwede mo rin siyang i-auto-sum. Then, lagyan mo na lang siya ng pula. Laging yung expenses natin, laging pula ha. Para makita natin yung mga minus-minus, mga ginagamit natin. So, hindi dito kasali yung pangkain mo sa araw-araw ha. Ibang expenses 'yon, ibang income 'yon. Ano 'yon? Papasok na 'yon sa income mo sa monthly, yung total nito, expenses mo, tsaka yung mga gastos mo sa bahay. Iba pa 'yon sa tindahan mo. So ayan, ganyan lang siya kabilis gawin. And alam ko naman na napaka-basic lang nito. So, yung tulad ng lagi kong sinasabi sa mga video ko is, yung target viewers ko lang naman dito is, hindi naman professional na kailangan nating mag-hyper look up, kailangan nating matinding formulation. Kasi, pwedeng-pwede na yun, yung mga conditional formatting, hindi na natin kailangan yan. Kasi kung kaya naman natin gawin, lalong-lalo na, sarili lang naman natin, hindi naman to sa company, para gumawa ng mga komplikadong formulation, wag na natin gawin. So, ayan lang. So, sana po sa konting video or sa konting oras ng video nito, ay nakatulong po sa inyo itong sari-sari store. Then, lagyan pala natin dito ng month. Para makita natin yung month. Then, isave lang natin. Then, move or copy for the next. Create copy. Then, may lalabas na dyan na March 2. Then, gawin natin April para sa next month. Then, burahin mo lang yung item or i-edit mo lang para makita mo. Tapos, kung gusto mo rin makita yung summary nung yung kinikita tsaka expenses, pwede kang gumawa dyan. Pwede kang gumawa dito ng, dito halimbawa, yan. Pwede kang gumawa dito ng, halimbawa, monthly income. So, lalagay mo lang dito, halimbawa, kunyari, year 2021. Okay, halimbawa lang ha, year 2021. So, lagay natin dito, March, April, May, June. So, pwede mo i-link, equal sign mo lang, tapos punta ka dito sa March, sa tab mo sa March, then kunin mo si total income. Ang total income is 142. Yan, automatic na siya. Automatic na siya, papasok siya dito kay March. Halimbawa, nagka-income ka dito ng... Halimbawa lang ha. Okay, maglagay pa tayo ng isa. Tingnan natin kung paano mababago ni income itong monthly income. Okay, halimbawa, maglagay ka dito kay sugo. Tapos per pack, ang laman ay 24. Ang capital mo or yung bili mo is 18 pesos lang. Yung amount is 1 pesos.
Then, nabenta lahat, 24. So, kumita ka ng 6 pesos. So, 148 na yung total income mo for this month. Then, automatic, dapat papasok siya dito sa monthly income. Dapat 148. Yes, 148. So, automatic na, na nag-link na siya. So, equal sign mo lang. Then, kung saan mo siya gustong i-link. Pindutin mo lang siya dito, tapos enter. Ganun lang siya kadali. Okay! So, ayan na lang po muna. Medyo humahaba na yung ating sari-sari inventory system. So, maraming salamat po ulit sa panonood. God bless at ingat po tayo lagi. Good luck po sa ating mga business at sana marami pang customer ang dumating sa atin. Maraming salamat po!